mapagpalang umaga po sa bawat isa, isang magandang at mapagpalang Sunday po sa bawat isa. And right now, I encourage everyone na i-share and i-like po natin ang live stream na ito dahil magpupuri po tayo sa ating Panginoon. And let us invite our friends in this online worship celebration upang marami tayong magpuri sa ating Panginoon. Come on, let us clap our hands to Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. We magnify your name in this place and even in our houses. Hallelujah. We thank you, Lord, and we glorify your name. Come on, let us worship the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi nga sa awitin, sa bawat umagang kay ganda, tayo ay magpupuri sa ating Panginoon. Right now, I encourage every family and in your houses, ibigay po natin yung the best na pagpupuri natin sa ating Panginoon. Amen. Pwede po ba yun? Amen. Amen. Hallelujah. Come on, let us clap our hands to Jesus. Praise the Lord. Praise the Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, we sing. Simula na magpuri sa kanya, itaas ang kamay at umawit na. Come on! Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat hindi. Come on, we sing! Mula sa I'm
tunay nga, Panginoon, na ikaw ay sapat na at higit pa sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Come on. I encourage everyone, patuloy po nating awitan ang ating Panginoon and let us worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word, Panginoon, na nagsisilbi sa aming kalakasan, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salita mo pang-aawa.
Ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, O Yahweh, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Umaawit silang nilikha sa langit, ang iyong ginawa'y siyang dinadalit. Ang katapatan mo, Yahweh, ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na sa iyong katulad. Sa pagtitipon man ng lahat ng banal, taglay nila'y takot at buong paggalang. O Panginoong Diyos, wala kang katulad. Sa kadakilaan, laging pagtatapat. Sumusunod sa iyo dagat mang mabangis, alon mang malaki na patatahimik. Iyang dambuhalang kung tawagi Rahab ay iyong dinurog sa taglay mong lakas. Lahat mong kaaway ay iyong winasak. Sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha. Lahat ng naro'y sa iyo nagmula. Timog at Hilaga, ikaw ang naglagay. Bundok Hermot Tabor ay nag-aawitan. Inaawitan ka na may kagalakan. Ang taglay mong lakas at kapangyarihan ay walang kaparis, di matatawaran. Ang kaharian mo ay makatarungan, saligang matuwid ang pinagtayuan. Wagas na pag-ibig at ang katapatan, ang pamamahala mong ginagampanan. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo iyong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Tayo po ay manalangin. Yes, Heavenly Father, we thank you, we praise you, O God. Marami pong salamat, Panginoon, minsan pa sa araw ng linggo na ito, Panginoon, sa umagang ito, na kami po, Lord, niloob ninyo na magsama-sama, O God, upang kami magpuri, magpasalamat, magbulay ng inyong mga salita at sambahin kayo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat po kami, O Lord, sa isang buong linggo na kami inyong iningatan, iniligtas sa mga kapahamakan, Panginoon, pinagpala, O God, sa lahat po ng aming ginawa, saan man po kami naroon. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil, Lord, ang buhay na aming kaloob, na inyong kaloob sa amin, Panginoon, ay patunay na inyong pag-ibig, Panginoon, at katapatan sa buhay ng bawat isa. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, nagpapalinis at nagpapasiyasat ng aming puso. Lord, anuman po yung aming sinabi, inisip, ginawa, kahit, Lord, naramdaman, mga motibo, Panginoon, na hindi po tama at kalugod-lugod sa inyo, inihingi po namin ito ng kapatawaran, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, itama niyo po ang lahat po ng nasa isip namin, lahat ng aming sasabihin, mararamdaman. Prepare our hearts this morning, Panginoon, as we listen and receive your word, O God. Dalangin po namin, buksan po ninyo ang aming spiritual ears, Panginoon. Tanggapin po namin ang mga salita, revelation, Panginoon, kapahayagan na nagmumula po sa inyo through your Holy Spirit, Panginoon. Maging open-hearted and open-minded kami, Panginoon, sa mga bagay na nais po ninyong maguhin, Panginoon, at ipagawa sa aming mga buhay. Dalangin din po namin, Ama, sa umaga ito, sa inyong lingkod, si Pastor Eric, O God, na inyo pong gagamitin upang magbahagi na inyong salita. Dalangin po namin, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, ay kinakalaga namin, Panginoon, ang spirit of revelation and wisdom, Panginoon, even humility, O God, sa kanyang buhay. Gamitin niyo po siya mightily, effectively, and powerfully, Panginoon, in preaching your word. Gamitin niyo po siya as your vessel, O God, as your mouthpiece, O Lord, so that, Lord, your word may be proclaimed, may be declared in this place in our lives, in the name of Jesus. Dalangin po namin, Ama, itago niyo po siya sa inyong likuran at kayo po ang makita, ang kaningningan, ang pangalan ninyo, Panginoon, ang siyang maitaas. Samahan po ninyo kami, Lord, though we are still, Panginoon, gathered, Panginoon, virtually, Panginoon, wala pong physical gathering. Pero, Lord, naniniwala kami na kasama po namin kayo, sumasa amin ang inyong presensya, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, dalangin po namin ang victory ng gawain na ito.
ang inyong kagalingan, ang inyong pagpapala, ang inyong kagalakan, ang inyong kapayapaan, ang siya pong mapasa aming lahat sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami, minsan pa, pinupuri po namin kayo, dinadakila. Ang lahat po ng ito ay para sa inyo lamang. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Lahat po tayo tumayo upang basahin ang salita ng ating pong Panginoon. And let us open our Bible in the Gospel of Matthew chapter 24 verses 40 to 42. Babasahin po natin to sa wikang Ingles at sa wikang Pilipino. If you're here with me, let us read the word of the Lord. Two men will be in the field. One will be taken and the other left. Two women will be grinding with a handmill. One will be taken and the other left. Therefore, keep watch because you do not know on what day your Lord will come. Sa wikang Pilipino po, ito po ang pagkakasabi. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babae nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Diyos sa umagang ito, sa minsan pang pagkakataon na kami po ay tinipon ninyo. Bagamat we are restricted to gather physically, yet in the spirit we are united. Because the God that we serve cannot be limited by time, space, nor distance. And so it is our prayer that the power of the Holy Spirit would minister to every one of us in our respective homes o kung saan man lugar naroon ang bawat isa po sa amin. Sa bawat isa na nakapanonood nito pong aming pong streaming ngayong umagang ito. Let it be that the Holy Spirit would touch us, would minister to us, would lead us into all truth and guide us in your path of righteousness. Salamat po, Panginoon, at wala pong ibang karapat dapat bigyan papuri, pagluwalhati at pagsamba kundi ang aming pong Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong series ng pag-aaral regarding surprise. At ngayon nga po ang ating pong pag-aaralan ay Why Are They Left Behind? Sa mga talatang ating pong binasa kanina, ating pong mapapansin na maliwanag na mismong ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi na mayroon pong pangyayaring magaganap na kung saan mayroon pong dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, yung isa ay kukunin at yung isa ay maiiwan. Meron din pong dalawang babae na nagtatrabaho sa gilingan. Yung isa ay kukunin at yung isa ay maiiwan. Ang katanungan na ating pong pag-aaralan ay bakit po sila naiwan? Pero bago po natin ito lubos na pag-aralan, nais ko pong bigyang pangunawa ang bawat isa po sa atin. Bakit po ba sinabi ng Panginoon ang mga bagay na ito? Sapagkat ito po ay tiyak na mangyayari sa inaharap. I want us to understand that prophecy is not given to scare us, but to prepare us. So makikita po natin na maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang mga pangyayaring ito, hindi upang takutin ang bawat isa sa atin, kundi upang bigyang babala tayo upang tayo po ay makapaghanda. Tayo po kasi ang pipili. Kung tayo po ay sasama sa ating Panginoon kapag kinuha niya tayo, or may iwan ang sinuman na ayaw pong sumunod sa ating pong Panginoon. Now, meron pong tatlong kaisipan sa pag-aaral po ng mga pangyayaring magaganap sa huling panahong ito. Ang tawag po dito ay three main schools of eschatological thought. At base po sa pag-aaral po ng mga unang mananampalataya, meron pong tatlong uri po ito ng kaisipan na atin po ngayon pipiliting unawain sa pamamagitan po ng pangunguna ng Banal na Espiritu. Ang unang-unang kaisipan po ay yung pong tinatawag na premillennialism. Okay? Ano po bang ibig sabihin ng word na premillennialism? It is the belief that after a period of severe tribulation of the earth, the Lord Jesus Christ will visibly and bodily return to earth, His second coming, advent or parousia, and will then rule and reign on the earth for a period of 1,000 years, millennium of peace and prosperity. Kaya lang po itong two
two premillennialism views, meron din po tayo makikita po na dalawang pananaw ng mga premillennialist. Unang-una ay yung pong tinatawag po na historical. Okay? At pangalawa po ay yung pong tinatawag na futuristic. Okay? Ano po bang ibig sabihin ng historical premillennialist? Sila po yung mga naniniwala na magkakaroon ng rapture after the Great Tribulation. Pero pagkatapos po nung rapture po na yon, muling bababa po kasama ang ating Panginoong Jesucristo upang maghari po for a period of 1,000 years dito po sa mundo. At naniniwala po ang mga naniniwala sa kaisipang ito na ang church, ang new people of God, at tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako, hindi lang sa mga Israelita, kundi kasama ang mga kabilang sa iglesia na pinili po ng Diyos. O kabilang po sa bride na isasama ng ating pong Panginoon. So this is the historical or classic premillennialist view. Ang pangalawa naman po na tinutukoy po, ukol po sa historical view, ay yung pong tinatawag po na futuristic. At ano po ba itong futuristic po na view na to? Okay? Ito po yung tatlong grupo po ng mga naniniwala, yung pong tinatawag na pre-tribulationist, mid-tribulationist, at post-tribulationist. Once the church is raptured, God will begin to work with the nation of Israel as in the days of the old covenant. So, naniniwala sila na para ang Diyos ay kumilos po sa bansang Israel, kinakailangan po munang ma-rapture ang church. At pagkatapos ma-rapture ang church, ay sakalang po magpapahayag ng mabuting balita ang mga Hudyo. At magkakaroon ng revival. The Jews will preach the gospel and many Israelites and Gentiles will come to faith in Christ before His return. Fulfillment of all God's promises to Israel in the Old Testament in the millennium, and the nation will reign throughout the whole earth. So makikita po natin, ano po ba itong mga pre-tribulationists? Ito po yung mga mananampalataya na naniniwala sila bago magkaroon po ng tribulation. Yung 7 years of tribulation. Okay? Kukunin po muna ng ating Panginoon Diyos ang mga nanalig po sa Kanya at dadagitin po niya upang isama sa Kanyang kaharian. Yung mga mid-tribulationists naman, sila po yung naniniwala na they would undergo the first 3.5 years of the tribulation period, but they will not undergo. Hindi po nila mararanasan yung second half of the tribulation period o yung tinatawag po na Great Tribulation, sapagkat yung pong Great Tribulation ay poot at galit ng Diyos ang ibubuhos po niya sa mundong ito. So, yung pre-trib before the 7 years of tribulation, yung mid-trib in the middle of the tribulation period before the Great Tribulation, samantalang yung mga naniniwala naman po ng post-tribulation ay they would undergo doon po sa tinatawag po na 7 years tribulation, pero kukunin din sila ng ating Panginoon, at habang sila po ikinuha ng ating Panginoon, magkakaroon din po ng awarding sa langit at pabalik po sila kasama ng ating Panginoon Diyos upang maghari dito po sa lupa. Kaya lang kung papansinin po natin mga kapatid, iba-iba po ang pananaw. Pero yung mga pre-millennialists, naniniwala po sila na meron pong rapture. Samantalang yung tinatawag po na yung ikalawang view po ng eschatological thought, yung tinatawag po na post-millennialism, it is in contrast to pre-millennialism because they believe that the millennium occurs before Jesus' second coming rather than after. The world as they see it is an ongoing golden process of progress. The 1,000 years did not have to be literal in post-mill thought. They merely symbolize a long time of advancement for the cause of the gospel. Para sa mga post-millennialists po, sila po naniniwala na hindi na po magkakaroon po ng rapture. At hindi lang po yun. Yung 1,000 years na sinasabing maghahari po ang ating Panginoon, ito po yung nagaganap na sa panahon po natin ngayon. Okay? From the time na nagkaroon po ng destruction sa temple po ng Jerusalem up to right now,
Ito po yung paniniwala po nila na ang Panginoong Jesucristo, habang tayo po ay nag-aantay sa kanyang muling pagbabalik, 1,000 years po tayong ipiniprepara ng ating pong Panginoon upang kasama niya po tayong maghahari sa mundong ito sa kanyang muling pagbabalik. Kaya lang isipin po natin, mga kapatid, kung hindi na po magkakaroon ng rapture at kung hindi na rin po magkakaroon po ng tribulation period, then what are the things that we are experiencing right now? Okay? Yung pong sinabi at pinag-aralan po natin noong nakaraang linggo about birth pains na patindi ng patindi, about the signs of the times na tumutukoy ukol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So ano pong magiging paliwanag po natin doon? Ang paliwanag po ng mga post-millennialists ay pinupurify tayo ng Panginoon sa mga pangyayaring nararanasan natin upang maihanda po tayo sa kanyang muling pagbabalik habang tayo narito sa mundong ito at pagkatapos po ay kasama niya na tayo maghahari dito. Well, nasa bawat isa po sa atin, kung paniniwalaan po natin yan, ngunit meron pa pong ikatlo na gusto ko pong ituro sa inyo ngayong umagang ito. Ito po yung tinatawag na amillennialism. Okay? Ano po bang ibig sabihin ng amillennialism? Amillennialism simply believes millennium is a symbolic heavenly reality and not an earthly one. Christ is ruling right now over His church from heaven alongside His saints. Satan is currently bound in the sense that he cannot prevent people from hearing the gospel and believing in Christ. They are persuaded that Christ will not establish a 1,000-year reign on the earth after His second coming. Once He comes back, there will be a new heaven and a new earth. They don't believe in the rapture. Ito rin po. Yung mga amillennialists, hindi po sila naniniwalang may rapture. At bukod sa hindi po sila naniniwalang may rapture, hindi rin po sila naniniwalang meron pong 1,000-year reign of the Lord Jesus Christ. So para sa kanila po, habang ang Panginoong Jesucristo ay nasa langit, nasa presensya ng Diyos Ama, kasama tayo ng Panginoon naghahari dito po sa lupa. Habang ipinapahayag naman po natin ang mabuting balita para marami pong tao ang maligtas. At ang katibayan, kaya po maraming tao ang tumatanggap sa ating Panginoon sapagkat si Satanas daw po ay hindi po pwedeng makialam sapagkat naniniwala sila that Satan is bound in the sense that he cannot prevent people from hearing the gospel and believing in the Lord Jesus Christ. So, itong tatlong point of view po na to, itong school of thoughts po na to, yung tinatawag po na premillennialism, na naniniwala po na merong rapture at merong 1,000 years of Christ na maghahari po sa mundong ito. Yung tinatawag din po na post-millennialism, na naniniwala po sila na merong 1,000 year of reign ng ating Panginoon, pero wala na pong rapture. Kaya lang, babalik ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa para kasama po nating maghari kung daratnan po niya tayo na nagpapatuloy po at hindi po tayo namatay. Samantalang yung amillennialist ay yung pong mga hindi naniniwalang may rapture at para sa kanila, yung 1,000 years na sinasabi ay habang naghahari ang Panginoon sa kalangitan, kasama na tayo naghahari dito po sa lupa. Now, I want us to understand, ang pinakamahalaga sa tatlong kaisipang ito na paniniwala ng iba't ibang mananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo with regards to the end time events, hindi po mahalaga kung paano po natin ito paniniwalaan sa ating buhay. Ang mahalaga, maging handa po tayo sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pero ako po, kung ako itatanungin ninyo, ay naroon po ako sa unang kaisipan ng pag-aaral ukol po sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa pagiging pre-millennialism. Bakit po? Sapagkat ako'y naniniwala na sa huling panahon pong ito, ang lahat ng sinabi ng banal na kasulatan, lalong-lalo na po sa Matthew chapter 24, ay tiyak na magaganap. At kung ito'y magaganap, dapat paghandaan po natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At ako rin po ay naniniwala na magkakaroon po ng rapture. Bakit po? I want us to study today
what does the Bible say about the rapture? If we're going to read 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, ang sabi po na salita ng Diyos, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. Malinaw na sinabi po ni Apostol Pablo na tayong mga nangabubuhay, kung daratnan po tayo ng ating Panginoon, tayo po ay makakasama po niya sa alapaap. At pagkatapos po, hindi pa po bumababa ang Panginoong Jesucristo rito sa lupa, pero dadagitin niya na po tayo, isasama niya na po tayo sa ating kaharian, sapagkat naniniwala po ako that there are two phases of the second coming. The first phase is the rapture of the church, and the second phase is the coming back of the Lord Jesus Christ, kasama po ang bawat mananampalataya to reign 1,000 years here on earth. Now, baka may magsabi po sa inyo, lalo na po sa inyo na mga nanonood ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng salitang rapture? Okay? At nakasulat ba sa Bible ang salitang rapture? The word rapture is taken from the Latin word rapio for the two words caught up used in 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. So, sa salitang Pilipino po, pagdagit. Okay? So, ito po yung dakilang pagdagit ng ating pong Panginoon sa ating pong mga mananampalataya. Bagamat ang word na rapture ay hindi po nakasulat sa Bible, kung paanong hindi rin po nakasulat ang word na Trinity. Pero malinaw na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan na meron pong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit na dapat po nating paniwalaan. And though the word rapture is not specifically mentioned in the Bible, but it implies that there will be an event that we will all be caught up, tayo po ng mga nananampalataya sa ating pong Panginoon, upang isama tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian, pansamantala, habang nagkakaroon po ng great tribulation o tribulation period dito sa lupa. And then, after the 7 years of tribulation, Jesus will come back together with you and me para 1,000 years na maghari po dito sa mundong ito. I want us to understand, the rapture prophesied that the Son of Man will send out His angels with the trumpet call to gather His elect from the four winds, from one end of the heavens to the other, before separating the righteous sheep from the accursed goats, as is written in Matthew 24:31 and 25:31-46. So, malinaw po, pinrophesy, ibig sabihin, inihayag. Okay? Ito po ay sinabi. At kung ito ay sinabi, ito po ay mangyayari. At kung papansinin po natin, ito po yung naging pag-aaral na po natin noong mga nakaraang taon, ano po ba ang end time calendar of events na makikita po natin? Unang-una, nagsimula po ang end times, ang pag-aaral po ng end times, during the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Doon na po nagsimula yung tinatawag po nating end time events. Pangalawa, the descent of the Holy Spirit, yung pagbaba po ng banal na Espiritu. Pangatlo, the birth of the Church of Jesus Christ. So after na bumaba ang banal na Espiritu during the Pentecost, pinanganak po ang Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung kasama ang bawat isa po sa atin. Hanggang sa panahon po natin ito ay patuloy na nagahari ang banal na Espiritu sa buhay po ng mga nananampalataya sa ating Panginoon. So, if the first three events had taken place, then what will be the next big event? Ano po ang susunod na isang malaking pangyayari na dapat po nating abangan? Sa ikaapat po ay yung po tinatawag na rapture of the church. As written in 1 Thessalonians chapter 4, verses 14 to 18. And then after the rapture of the church, there will be the tribulation period. And after the tribulation period, there will be the second coming of the Lord Jesus Christ. And after the second coming of the Lord Jesus Christ, there will be 1,000 years of reign, o yung tinatawag po na millennial reign of Christ. At ang pangwalo po ay yung pong paghari po ng Panginoon with a new heaven and new earth, as written in Revelation chapter 21 verses 1 and 4. Kaya lang, hindi pa po natin nasagot
yung pong katanungan po natin. Why are they left behind? Binigyan ko lang po kayo ng overview sa mga bagay na mangyayari. And when we say end times, hindi po ibig sabihin ito magugunaw na po ang mundo. Hindi po ganun. At hindi rin po ibig sabihin ito ay magkakaroon po ng dilubyo. Hindi po ganun. Ang ibig lang po sabihin ito, sa timeline ng Diyos para sa tao po, ay matatapos na po yung pong mga bagay na kanyang sinabi upang magsimula po ang dakilang plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Matthew chapter 24 verses 40 to 42 sa wikang Pilipino. Sasagutin na po natin yung katanungan, why are they left behind? Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Malinaw na malinaw po. Merong pong kukunin, merong may iiwan. Now the question that we would like to answer is, why are they left behind? Bakit po may naiwan? Unang-una na makikita po natin, because of selfishness. Selfishness? Opo. Sapagkat malinaw na sinasabi po ng Lucas chapter 17 verses 26 to 30, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Verse 28, gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Meaning, when the Son of Man comes, kaya po merong maiiwan sapagkat ang tao po, they are not aware that Jesus is coming. Wala naman pong masama dito po sa mga binasa po natin na nakasulat, di po ba? Ang sabi, ang mga tao nung panahon ni Noe ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa. Normal yung kanilang ginagawa. Hanggang sa panahon po natin ito, normal po na ginagawa po natin ito. Just a week ago, meron po akong ikinasal at wala pong masama ron. Kaya lang, ang hindi po napansin ng maraming tao, habang ginagawa po ni Noe ang barko, nangangaral po siya na meron pong pangyayaring magaganap na dapat paghandaan ng mga tao. Yung po ang hindi nakita ng mga tao na yon. Because people during the time of Noah are too busy in listening to the voice of God. Ngayon pong panahon ng pandemyang ito, we were all quarantined. At hanggang sa panahon pong ito, meron pa pong ibang mga lugar dito po sa ating pong bansang Pilipinas na talagang you are not allowed to go out sapagkat mataas ang cases and you are just to remain at home. At kinakailangan sa bahay nga lang po magtrabaho. Kung hindi po maiwasan, pwedeng lumabas, pero as much as possible, wag po lumabas. Ang tanong, sa panahong yun, na tayo pong lahat ay nananatili sa ating pong tahanan, have we heard the voice of God? Sa mga pangyayaring inaalaw ng Diyos na maganap sa kapanahunan po nating ito, nakikita po ba natin kung paanong nangungusap ang Diyos sa bawat isa po sa atin? Sa mga pangyayaring nakikita po natin ukol po sa mga taong malalapit sa atin. Dati po, kapag ka nakapakinig po tayo, nakabalita po tayo ng COVID cases, okay? Alam lang po natin na tumaas yung bilang, pero hindi po natin alam kung sino po yung mga tao na yon na nag-COVID positive. Ngayon pong panahon natin ito, unti-unti nakikilala na natin at yung iba ay mga mahal sa buhay o yung iba, mismong sila ang nag-COVID positive. Pero ang tanong, sa kabila ng lahat ng iyon, paano po natin tinatanaw ang mga pangyayaring ito? Ito ba ay pangungusap ng Diyos upang tayo po'y magbalik loob sa Kanya? O nakikita po natin ang mga pangyayaring ito bilang pinahintulot ng Diyos upang tayo ay mahirapan?
Gusto ko pong maunawaan ng bawat isa po sa atin. Let us not be too selfish in just thinking about ourselves, but let us hear what the Spirit of the Living God is saying in this end time hour. Why? Because the Word of God says, he who has an ear must hear what the Spirit says. Palibang magkaroon po tayo ng pandinig na nakapakikinig sa pangungusap ng banal na Espiritu, ang mga pangyayaring ito ay hindi po natin tatanawin bilang pangungusap ng Diyos na malapit nang bumalik ang ating pong Panginoong Hesukristo. People will be left behind because they do not know how to prioritize God in their lives. Why? Because of selfishness. Sarili lang po nila ang iniisip nila. Now, don't get me wrong. Hindi po masama na tayo po ay magtrabaho. Hindi po masama na tayo po ay magpatuloy na i-pursue ang ating pong mga pangarap. Kung gusto po ninyo magpagawa ng bahay, kung gusto po ninyo magpagawa ng church, hindi po masama yun. Kaya lang, ang tanong, as we pursue these things, are we aware that Jesus is coming back very, very soon? Are we aware that Jesus is right at the doorstep right now? Sabi nga po ng isang kilalang lingkod ng Diyos na si Amir Safati, sabi niya, we are not living in the last days, but we are living in the last hour. Nasa huling oras na raw po tayo. Wala na tayo sa huling panahon. Nasa huling oras na po tayo. And the clock is about to tick. And when it ticks up to the 12th hour, are we ready when the trumpet of God sounds? Hindi ko po kayo tinatakot. Binibigyan ko lang po kayo ng babala upang ang bawat isa po sa atin, habang pinupursu po natin dito, sabi nga rito sa Lucas chapter 17 verse 28, gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo sa bahay. Ngunit nung araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Huwag po natin payagan na habang tayo po ay gumagawa at pinupursu po natin ang ating pangarap, maalis po tayo sa tamang priority po natin sa ating buhay, ang malugod ng Diyos sa atin at paglingkuran po natin siya. Why? Sapagkat ito po ang sinabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 12. The conclusion when all has been heard is fear God and keep His commandments. Purihin po ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ikalawa po, nakadahilanan kung bakit meron pong naiwan. Because of separation. Why separation? Sabi po ng talatang binasa po natin kanina sa Mateo chapter 24 verses 40 to 42. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babae nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Now, kung papansinin po natin, the Greek word used in Matthew chapter 24 verses 40 to 41 is paralambano, made up of the root word lambano, which means to take or receive. And the preposition para, which means alongside of. Ibig sabihin, alongside they will be taken. Magkasama sila, pero meron pong kukunin. Merong isang tatanggapin. Thus, the meaning of this verb is to take into close association. To take to oneself, take with or along. Ibig sabihin, mga kapatid, meron pong tayong katabi na hindi po natin mapapansin. Sa isang kisap mata, mawawala po siya. Sino po ba ang katabi niyo ngayon? Sino po ba ang kasakasama niyo ngayon? Handa po ba kayong maiwan o handa po ba kayong makasama niya? Yan po ang katanungan. Christ's initial disclosure of this rapture mystery is in John chapter 14 verse 3 when He said, I will come again and receive you to Myself. Nang sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, ako'y muling babalik upang kayo'y kaunin at isama
sa bahay ng aking ama. Ibig sabihin, siya mismo ang susundo sa atin. So, malinaw na malinaw. Nung sinabi sa wikang Pilipino, ang sabi po ron sa bandang huli nung sentence na ating binasa, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. At makikita po natin dito, yung word na Panginoon ay capital P na tumutukoy walang iba kundi sa ating pong Panginoong Hesukristo. There will be a separation. Now, ang tanong, yung po bang may iiwan ay mga hindi mananampalataya? At yung po bang isasama ay mga mananampalataya? O yung mga may iiwan ay mga mananampalataya na hindi po handa? Kayo po ang sumagot niyan, mga kapatid. Sapagkat kung totoo na tinanggap po natin ang ating Panginoon, walang dahilan para tayo po ay hindi makasama ng ating Panginoon. But, if you are not living a life that is holy and pleasing to God and you are professing or confessing that Jesus is Lord of your life, yet you are not living a life of holiness, you are not pursuing righteousness in your life, then perhaps the Lordship of the Lord Jesus in your life is questionable. Meaning, baka hindi po tayo totoong nagsuko ng ating pong sarili sa ating Panginoon. At kayo na po ang makasasagot kung kayo po ba ay makasasama o maiiwan pag dumating ang ating pong Panginoon. Pangatlo at huling kadahilanan kung bakit meron pong maiiwan is because they will suffer. Sila po ay mahihirapan. Sabi po ng Lucas chapter 17 verses 34 to 37, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may dalawang taong nasa isang higaan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buitre. Na ibig sabihin, mga kapatid, they that would be left behind, they would suffer the tribulation period. Mga kapatid, kung totoong tinanggap po natin si Kristo sa ating pong buhay, pansinin po natin, bakit iniligtas ng Panginoong Diyos si Noah at ang kanyang pamilya nung nagkaroon po ng baha sa buong mundo? Sapagkat hindi kalooban ng Diyos na ang kanyang mga pinili ay makasama sa kanyang puot at galit. Bakit po iniligtas ng Diyos? Malinaw na binasa po natin kanina, si Lot at ang kanyang mga anak. Kasi yung kanya pong asawa, si Mrs. Lot, habang sila ay inililikas ng anghel, ay lumingon at naging haligi ng asin si Mrs. Lot. At ang naligtas lang po ay si Lot at ang kanyang mga anak. Pero bakit po sila inilikas? Bakit sila iniligtas? Sapagkat sila po ay nanampalataya sa ating Panginoon Diyos. At ang katlo po na sinasabi po rito, na makikita po natin, di ba? Yung pong may dalawa na natutulog, isa ay kukunin at isa ay may iwan. May dalawang babaeng magkasamang nagtatrabaho, isa ay kukunin at isa ay may iwan. At yung mga naiwan ay hinihilintulad po ng ating Panginoon. Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buitre. Na ibig sabihin, mga kapatid, they are dead spiritually. Hindi po sila dead physically, but spiritually, they are dead. Kaya po, maiiwan po sila and they would suffer the tribulation period. These three things, mga kapatid. Unang-una po ay yung pong selfishness. Pangalawa ay yung pong separation. At pangatlo ay suffering. These are the reasons why they would be left behind. In conclusion, sa ating pong pagtatapos, the rapture of the church is a glorious event we should all be longing for. We will finally be free from sin. We will be in God's presence forever. Kaya dapat paghandaan po natin ang rapture. Bakit? Sapagkat ito po yung dapat pinakaaasam po natin. Ito po yung dapat pinakaaantay po natin. Sapagkat ito po yung katapusan ng gawa ng kasalanan sa ating pong buhay.
At pag natapos ang gawa ng kasalanan sa ating buhay, tayo po ay nasa presensya na ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga ano sabi sa aklat ng pahayag, sa piling ng Diyos, wala nang luhang papahirin. Sa piling ng Diyos, wala nang sakit na mararamdaman. Because in the presence of God, there is peace, there is healing, there is love and joy forevermore. And finally, knowing the nearness of the event, we should not be fearful but hopeful, and it should encourage us to remain faithful. Tandaan po natin, as Christians, we should not be fearful but hopeful. And not only that, we should encourage ourselves to remain faithful. Ibig sabihin, mga kapatid, let us make every effort para manatili po tayong nagtatapat, manatili po tayong nagpapatuloy, manatili po tayong naglilingkod sa Panginoon, sapagkat alam po natin na malapit nang tumunog ang trompeta ng ating Panginoon upang magkaroon po ng rapture, at pag nagkaroon po ng rapture, then we will all be caught up together with the Lord Jesus Christ in the air, and we would be forever in the presence of the Almighty God. Purihin po ang ating Panginoon Diyos. Now, this morning, I want to challenge every one of you. To those of you who are not yet sure that you have truly surrendered your life to God, that you have truly made Jesus as the Lord and Savior of your life, this is the right moment for you to surrender yourself to God and believe that Jesus is Lord of your life. I want us all to stand up, and I want us all to pray right now. And if there be anything in your life na alam ninyo ang nagsisilbing dahilan para mahadlangan ang katuparan ng plano ng Diyos, ngayon din ang tamang sandali para hilingin natin sa Diyos na ito ay alisin niya sa atin upang tayo makapamuhay ng may kabanalan at may katwiran. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon, ating pong itaas ang ating dalawang kamay. Panginoon Diyos, narito po ang bawat isa po sa amin. Minsan pang lumalapit ng may pagpapakumbaba sa inyo, at inaamin po namin, Panginoon, na wala ni isa man sa amin ang makapagsasabi na tiyak po kaming makakasama sa muling pagbabalik ng inyong anak na si Jesus. Pero Panginoon, nais po namin na habang inaantay po namin ang kanyang muling pagbabalik, O Diyos, ay makapaghanda po kami. At base sa sinasabi ng iyong banal na kasulatan, Panginoon, makapamuhay kami ng naaayon sa inyong kalooban. Sapagkat eto lang po, Panginoon, ang maaaring magsilbing security po namin na kung kami, Panginoon, ay namumuhay ng ayon sa inyong kalooban, kami namumunga at kami po, O Diyos, ay nagsisilbing buhay na patotoo po ninyo, then we will be ready for the coming of the Lord Jesus Christ. This morning, mga kapatid, if you have not truly surrendered your life to God, I want you to say this prayer, to repeat this prayer after me, and make Jesus the Lord and Savior of your life. Sabihin po natin, Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pag-ibig niyo sa akin. Ako po'y lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. At humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap ko si Jesus sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po, Panginoong Jesus, ang maghari sa aking buhay. At tulungan niyo po ako na makapamuhay ayon sa inyong kalooban. Gamitin niyo po ako upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan, upang ibahagi ang inyong pag-ibig, kapayapaan at kagalakan. At dalayin ko, maging handa po ako sa muling pagbabalik ng inyong anak na si Jesus. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po ang mananalangin. O Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin ngayong umagang ito. Lord, you know every one of us. And Lord, as your word says, every person who truly believes in the Lord Jesus Christ, every person
who truly received Jesus in their lives as their Lord and Savior. Lord, your word says, our names are forever written in the Lamb's Book of Life, never to be erased. And so it is my prayer right now, Panginoon, hindi nyo lamang isulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay, Panginoon, kundi, Panginoon, tulungan nyo po kaming makapamuhay ng may kabanalan. Tulungan nyo po kaming makapamuhay sa landas ng katwiran, sapagkat sa ganang amin, hindi po namin kaya ito. Kaya nga ipinadala ninyo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang sa aming kahinaan, O Diyos, ay maranasan namin, O Diyos, ang inyong kapangyarihan at kami ay magtagumpay sa tukso ng buhay po na to. Salamat po, Panginoon. And it's my prayer right now that to everyone who hears your word, to everyone who is with us this morning, O God, may the power of the Holy Spirit touch every person right now. Minister to everyone. If there be anyone who is sick right now physically, let there be healing from the top of their head to the soles of their feet. If there be anyone who is suffering emotionally, let there be deliverance right now, but let them receive your joy, your peace, and restoration. If there be any, Panginoon, problems with any relationship, Panginoon, kayo rin po ang mag-mend ng anumang broken-hearted, Panginoon, at kayo rin po ang Diyos na mag-restore ng mga bagay na ninakaw ng kalaban sa buhay ng bawat isa. This morning, it is my prayer that you would continue to cover us with the precious blood of the Lord Jesus and send your angels to watch and protect every one of us so that no amount of work of the enemy would prosper against us, but we would live a life that is holy and pleasing unto you, ready for the rapture, ready for the second coming of the Lord Jesus Christ. Maraming maraming salamat po. We also pray right now for our beloved country, the Philippines. Dalangin po namin, Panginoon, kahabagan niyo ang aming bayan. Ang sabi na niyong salita sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and turn away from their wicked ways, then will I hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Kami po, Diyos, ay naninikluhod para sa aming pong bansang Pilipinas. Napakarami na pong mga tao, napakarami na pong mga Pilipino, at ang iba, Panginoon, ay kilala at miyembro pa ng pamilya po namin, o ang iba, sila mismo ay nagkaroon ng karamdaman, Panginoon. And so it is my prayer right now, Panginoon, kahabagan niyo ang bansang Pilipinas, O Diyos. Kami po ay humihingi ng tawad sa inyo, at kami, Panginoon, ay nananalangin, O Diyos, ibaling ninyo ang iyong mukha sa aming pong bayan, pagalingin ninyo ang bawat may sakit, O Diyos. Palayain ninyo ang aming bayan sa sumpa ng kamatayan po na to na dulot, Panginoon, ng COVID-19, Panginoon, at ng lahat pa ng anumang uri ng karamdaman. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, O Diyos, let there be a true repentance, a turning away from wicked ways, and allow us, O God, to truly surrender and confess that Jesus Christ is Lord over the nation of the Philippines. Salamat po, Panginoon. Salamat po. And I pray, let your healing flows. Let your prosperity flows. Let your restoration flows in the nation of the Philippines. Salamat po, Panginoon. We bless you. We honor you. We magnify you as we give you thanks and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa atin ngayong umagang ito. Please don't forget to send your offerings and your tithes in order for this work of the Lord to continue. At purihin po ang Diyos sa kanyang katapatan at kabutihan sa bawat isa po sa atin. Join us again next Sunday as we continue our series about surprise, about the eschatological events na ating pong pinag-aaralan. God bless you all.